sa papawiri. Ang inoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ang inoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, naluba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipakita mo ang iyong paglingap sa iyong pagantig sa aming kalooban upang ang pamumunga ng gawain mo sa amin ay aming mapakinabangan at ang magpagpagaling mong katapatan ay aming mapangatawanan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Daniel kay Nabucodonosor, "Mahal na hari, na paginipan ninyo ay isang malaki at nakasisilaw na rebulto. Nakatayo ito sa harap ninyo at nakakatakot tignan. Ang ulo nito ay dalisay na ginto, pilak, ang dibdib at ang bisig. Tanso ang tiyan at ang mga hita, ang mga binti at ang mga paa ay bakal at duwad. Habang ito'y tinitignan ninyo, may batong natipak sa bundok. Bumagsak sa mga paa ng ribulto at nadurog ang mga paa nito. Pagkatapos, nadurog din ang lahat ng bakal at duwad, tanso, pilak at ginto, anupat naging parang ipa. Tinangay ito ng hangin at walang naiwan kahit bakas. Samantala, ang tipak ng batong bumagsak dito ay naging isang napakalaking bundok na pumuno sa bundok, buong daigdig. Mahal na hari, iyan po ang inyong panaginip. At narito naman ang kahulugan. Kayo ay pinagkalooban ng Diyos ng kaharian, pinuspos ng kapangyarihan, kapamahalaan at karangalan. Niloob ng Diyos na masakop ninyo ang lahat ng tao, hayop at ibon sa lahat ng dako. Kayo ang katumbas ng ulong ginto. Ang susunod sa inyo ay ikalawang hari, ngunit mahina kaysa inyo. Pagkatapos, lilitaw ang pangatlong hari na sinasagisag ng tanso at sasakupin nito ang naunang kaharian. Ang pang-apat na kaharian ay sintigas ng bakal. Katulad ng nagagawa ng bakal, dudurugin nito ang kaharian. Ito ang buong daigdig. Ang ibig namang sabihin nang nakita ninyo ang mga paa na yari sa bakal at duwad ay ito. Mahati ang kaharian, ngunit mananatili ang tigas ng bakal.
pagkat ito'y pinaghalong bakal at duwan. Ganito naman ang ibig sabihin ng mga paangyari sa pinaghalong bakal at duwan. Magiging makapangyarihan ang kaharian, ngunit madaling babagsak. Ang kahulugan ng pinagsamang bakal at putik ay haluang pag-aasawa, ngunit hindi ito magtatagal kung paanong di maaaring paghaluin ng bakal at putik. Sa panahon ng mga Haring Yaon, ang Diyos ay magtitindig ng isang kaharian hindi maibabagsak kailanman ni masasakop ninuman. Dudurugin ito ng ganap na mawawasak ang iba pang kaharian. Anupat hindi makababangon ang mga iyon kahit kailan. Ang katulad nito'y yaong tipak na batong dumurog sa rebultong yari sa bakal, luwad, tanso, pilak at ginto. Mahal na hari, ang mangyayari sa hinaharap ay ipinaalam sa inyo ng dakilang Diyos. Iyan po ang inyong panaginip at ang kanyang kahulugan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dakilait papurihan ang Poon magpakailanman. Dakilait papurihan ang Poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon kayong lahat na mga nilikha, awitan ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang Poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon kayong lahat, mga anghel ng Panginoon, awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang Poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon kayong lahat, mga kalangitan, awitan siya't papurihan at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang Poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon kayong lahat, mga tubig sa ibabaw ng langit, awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang Poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon kayong lahat na bumubuo ng kanyang hukbo. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang Poon magpakailanman. Tumayo po tayo. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pinag-uusapan ng ilang tao ang templo. Ang kahanga-hanga mga bato na ginamit dito at ang mga palamuti nito na inihandog ng mga tao. Kaya't sinabi ni Jesus, darating ang panahon, lahat ng nakikita ninyong yan ay iguguho. Walang batong ititira sa ibabaw ng kapwa bato. Tinanong nila si Jesus,
Guru, kailan po ito mangyayari? At ano ang magiging palatandaan na ito'y magaganap na? Sumagot siya, mag-ingat kayo at ang hindi mailigaw nino man, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan at magsasabi, ako ang Mesiyas at dumating na ang panahon. Huwag kayong susunod sa kanila. Huwag kayong mabagabag kapag makabalita kayo ng mga digmaan at mga himagsikan. Dapat mangyari ang mga ito, ngunit hindi darating karakarakang wakas. At sinabi pa niya, makikipagdigma ang bansa laban sa kapwa-bansa at ang mga kaharian sa kapwa-kaharian. Magkakaroon ng malalakas na lindol, magkakagutom at magkakasalot sa iba't ibang dako. May lilitaw na mga kakilakilabot na bagay at mga kagilagilalas na tanda buhat sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo po tayo. Parang may mali, ano? Parang may mali sa Ebanghelyo. Bakit yung mga tao ang pinapansin sa templo yung mga batong ginamit? Ba't ang tinitignan yung mga palamuti? Hindi ba ang templo ay lugar kung saan nakikipagtagpuan tao sa Diyos? Isang bahay dalanginan. Pero ang mas pinapansin nila, yung mga palamuti. Maganda rin daw sa atin bilang Kristiyano na mapansin natin sa ating pananampalataya, ano ba ang mahalaga? Mas napapansin ba din natin tulad ng mga Israelita at mga Hudyo dito sa Ebanghelyo, ang pinapansin natin yung mga palamuti. Kaya sinabi ni Jesus, yung tinitignan ninyo yung balang araw, wala nang batong matitira sa ibabo ng kapwa bato. Masisira yan. Guguho yan. Pero kung ang saligan ng ating pananampalataya ay hindi sa mga palamuti, kundi sa kung ano talaga ang totoo at tunay at mahalaga, at para sa ating mga Kristiyano ay ito yung ating pananampalataya sa Diyos. Sabi nga ng Ebanghelyo, ang tao na nananalig sa Diyos, ang tao na buo ang tiwala sa Diyos, at ang kanyang pinaniniwalaan ay naisa sa buhay niya, ay parang nagtatayo ng isang bahay sa mabatong pundasyon. Dumating man ang mga unos sa buhay niya, kumampas man ang alon-alon at hangin, hindi gigiba ang bahay na iyon. Kaya magandang imbitasyon sa atin ang Ebanghelyo natin ngayon. Ano ang pinagtutuunan natin ng pansin sa ating mga sa ating pananampalataya? Mas pinapansin ba natin yung mga palamuti? Mas binibigyang halaga ba natin yung tila yung mga tradisyon na ating nakasanayan imbis na ang paglalim pa ng ating pananampalataya sa Diyos? Mas pinapansin ba natin yung mga nakagawian natin o ang paglalim natin sa pananampalataya natin sa Diyos? At sana yung paglalim ng pananampalataya ang mas bigyan pansin natin. Oo, yung mga nakasanayan, nakagawian, ay nagdala din naman sa atin sa pananampalataya. Pero sana hindi yun yung ahabulin. Sana hindi yun yung papansinin at bibigyan diin. Ang bibigyan diin natin bilang mga Kristiyano, ay ang ating pagmamahal at pananampalataya sa Diyos. Yun ang mas mahalaga, yun ang pundasyon ng ating buhay. Dahil yun ang nagbibigay sa atin ng direksyon
bilang mga Kristiyano. Our faith in God directs our life. Our faith in God directs us towards Him. Kaya maganda imbitasyon sa atin ito. Tignan mo ano yung mga palamuti sa iyong buhay bilang isang Kristiyano. Ano yung mga palamuti na pwede naman kahit wala na. Okay lang kahit wala. Pwede yung pang isang tabi. Pero sana ang huwag mawala ay ang ating talagang pananampalataya sa Diyos. Ang ating pagtanggap sa Eucharistia na pundasyon ng bawat Kristiyano, ang buhay Kristiyano natin. Ang Eucharistia na isang rurok ng ating pananampalataya at isang bukal na nagbibigay buhay sa atin. Ano mas mahalaga sa iyong buhay bilang isang Kristiyano? At yun ang pundasyon natin, ang ating pananampalataya sa Diyos, ang pagdiriwang natin ng Eucharistia, ang pakikinig natin sa aral at turo ni Jesus. Amen. Tumayo po tayo. Minamahal ko mga kapatid, sama-samang natitipon bilang bayan ng Diyos. May pananalig nating dalhin ang ating mga pangangailangan sa Ama. Umaas ang ipagkakaloob niya ang ating mga kahilingan. Tangitugod natin, Ama, umaasa kami sa iyo. Ama, umaasa kami sa iyo. Ang ating mga pastol, naway ganap na maiukol ang kanilang buhay sa pagpapahayag ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng pagsaksi nila dito. Manalangin tayo. Ama, umaasa kami sa iyo. Ang mga magulang at mga guro, naway maging mga buhay na halimbawa ng pananampalataya sa mga taong nasa ilalim ng kanilang pagkalinga. Manalangin tayo. Ama, umaasa kami sa iyo. Tayo naway magsumikap na gawin kung ano ang tama at ang salita ng Diyos ang maging buhay na puwersa na gumagabay sa ating pagkilos. Manalangin tayo. Ama, umaasa kami sa iyo. Tayo naway magmalasakit sa mga matatanda, mga nalulumbay at mga may sakit. Manalangin tayo. Ama, umaasa kami sa iyo. Ang mga yumao naway makatagpo ng kapahingahan at bagong buhay sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, umaasa kami sa iyo. Makalangit na Ama, palalimin mo ang aming pananampalataya upang umunlad kami sa iyong pag-ibig at tuwin ang maglingkod sa iyo ng may bukas palad at tapat na puso. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo po tayo. Sumasamo ang
Tumayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan na niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga banal na alay na iyong ipinag-utos na aming italaga sa pagsamba sa iyong ngalan at upang kami paging tapating paunlakan ng iyong tapat na pagmamahal. Gawin mong ang iyong mga utos ay sundin namin kailanman sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa
at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Ito ang Kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Papalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Thank you.
announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan sa ating First Parish-wide Advent Recollection Series. Mamaya sa ganap na ikapito ng gabi, dito po sa ating simbahan na may timang debosyon. Ang ating tagapagsalita sa araw na ito ay si Reverend Father Hans Magdurulang, ang ating parochial vicar. Ang lahat po ay inaanyayahan sa darating na November 29, 2023 sa ganap na ika-6 ng gabi o ng hapon. Gaganapin natin ang pagdiriwang ng banal na misa para sa mga Kristiyanong pinag-uusig o Red Wednesday. Ang lahat po ay hinihikayat na magdala ng isang kandila na gagamitin natin sa pagdiriwang na ito. Maraming salamat po sa inyong pakikisa. Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa Pinansupis. Ang oras ng Pinansupis ay ang mga sumusunod: Lunes hanggang Webis at Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Biyernes at Linggo, 5 a.m. to 8 p.m. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard entrance at Cardinal Sin Building. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana na Jesus Nazareno. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagkalooban mo ng pagsasalo sa iyong kagalakan, ay lagi nawang lumingon sa pinanggalingan nitong banal na pakikinabang upang kami wag mawalay sa iyo na aming hantungan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon namin Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin. At kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa na mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silaya ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatagnawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran
bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama, at ang Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno.